JC compound. The parents, ito po, yung both parents po natin, nandito po sila, report that they had no direct communication with their son since 2021. 17 years old when he left with a KOJC member. The family had sought assistance from various agencies in Cebu regarding their son's situation, but their efforts were unsuccessful until they informed KOJC members who recruited them that they have intended to involve the police. It was then that they discovered that their son had been taken to KOJC Davao since June 2024. So tigasama po sila yung anak po nila na-recruit para mag-aral po dun sa Cebu, sabi ng KOJC member, hindi po nila alam na dito na dinala sa Davao. The father stated that his son was promised to have a scholarship in Cebu. However, in 2023, he asked to return home. However, he has allegedly not been permitted to leave by KOJC officials. SASA PS, Police Station, Regional Women's and Children Protection Division, and DSWD successfully facilitated the rescue of the said victim together with his parents. Ito po yung parents. DSWD is currently conducting counseling. Recruited since he was 7 years old and he left home because of his desire to have a scholarship. Yun lang po yung gusto ng bata, scholarship. So, pinangakuan po ng scholarship pero sila na po magkukwento tungkol sa bata kasi nakausap na yung bata. The latter was also promised of 3 months old stay with KOJC and to return their home after. However, he was restricted by KOJC members. Said 20-year-old son was rescued to PRO 11 personnel and of course yung women's and children's ano natin, office natin and DSWD. Sa kabila naman po yung ito naman po yung anak. Likewise, on the same morning of August 25, 2024, a daughter from Misayap, North Cotabato requested police assistance to rescue her 50-year-old mother inside the KOJC compound. Allegedly, her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Misayap after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain or her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Debriefing rin po sa DSWD po natin. So, if you want to have any question, ito po yung parehong the parents and yung anak po ng mga victims po natin. So, ito po yung kaya po ako nandito sa Davao to overlook po yung alleged trafficking in person. Before you ask the question, kindly introduce yourselves and your network. Okay po. Okay. Any statement from the parents? Ano yung gusto niyong sabihin? Yung nanay po nag-work po sa as OFW, ang naiwan lang po yung tatay. So, maybe we can ask po yung tatay. At yung nanay, para malaman nyo, dito lang, kauwi na ng August 13 at hindi niya natipon yung anak niya, kaya po pumunta dito sa Davao. Hello. Bali po, pagpunta po namin dito, ang gusto lang po talaga namin, makuha yung anak namin, mapauwi. Kasi nag-aalala kami kasi nung simula nung napasama siya dyan sa may Kingdom of Christ, hindi lang siya nung makakontak sa amin. Hindi malang dapat kada week, kundi every 3 months o kaya 1 year bago siya nakakakontak. Tapos, pakontak man namin siya, may kasama siya laging ano, yung taga-member din na
parang nag-ano sa kanya, nagbe-briefing kung ano sasabihin niya. Kaya parang medyo nag-aala kami. Ang pagpunta pa niya ng Cebu, talagang wala siyang paalam. Bigla lang siyang nirecruit nung taga-Yorente nga sa amin doon sa may Eastern Samar. Huli na nung sinabi na nasa Cebu na siya. Kasi alam namin, nagtatrabaho lang talaga siya doon sa may bakery. Kasi nag-ano siya eh, parang nag-working student. Katapos lang kasi niya ng ano, K-12. Pero yung nangyari pong rate, hindi po namin kasi alam talaga namin yung kasi nakaano na kami, nakabook na kami ng flight talaga rito. Kagabi lang kami dumating, 11. Galing pa kami Eastern Samar. Kaya nagulat kami nung nag-rate, kala namin, di na namin makuha yung bata. Kaya nagpatulong talaga kami sa ano, DSWD, saka sa police station. Pero bago kami pumunta rito, nakipag-ugnayan na kami dun sa ano namin, barangay, saka sa police station. Na i-follow up kami rito para ma-assist kami. Yun lang po yung ano namin. Wala po kami alam doon sa mga retreat. Kaya ngayon, salamat na nakuha na namin anak namin kanina. Yun lang po. Balikat itong second attempt ko na to na kunin ng mama ko. Bale, last month, try ako na kunin siya, ano, bale, 6 hours ako nag-antay doon sa gate nila para lang makausap ng mama ko. Then na, may raid na nangyari kahapon. Then, nakita ko sa post ng friend ko, then kinontak ko siya kung kumusta yung mama ko, ganito. At sabi niya sa akin, kunin mo yung mama mo. Pero yung time na yun, wala din ako pera. So, naghanap ako ng way na makahiram ako ng pera para lang makuha ang mama ko. Then, mga around 8 o'clock ako nakarating ng Davao City. Then, after noon, diretso na ako sa compound. Trinay ko talaga na ma-reach out yung mga kasamahan niya doon para makapalabas ang mama ko. And luckily, nakuha ko ang number ng kanyang minister. Then yun, tinawagan ko siya. Nasabi ko, sir, pwede mo sabihan ng mama ko dito sa labas kasi ibigay ko yung cellphone niya but alibay ko lang din yun siya para makausap ko ang mama ko personally but ano eh, sabi niya sa akin, hindi ako nakaalis dito sa pwesto ko, bali nakaguard ako dito. Yun ang sabi niya, hindi ko alam saan ang mama mo kasi ang compound is malaki, hindi ko nakita. Then yun, then pagka around 1 o'clock, mag-text ako sa kanya na, sir, i-charge ko na lang kong cellphone. Also, may alibi din para hindi ko na siya mabalik. Hindi ko ibigay yung phone sa ano niya, sa minister niya. Then yun, dala ko na yung phone. Then, may naka-advise sa akin na better, para makuha mo talaga mama mo, punta ka sa police station, dun sa saksa po. Then yun na, na-meet ko din sila, ma'am and sir. Nag-abot kami doon. Then yun na po. Lahat ng mga calls and texts ko, ni isang reply wala from the minister nila. So yun. Then also, may friend din si mama na nagsabi na, ang mama mo, ano, yung may sakit na sa paa, yung nahirapan na maglakad. So yun na, ano din ako, kasi pag malakas sa mama ko, ando sa kanila eh, pag may sakit, balik sa amin, parang ganyan. Masakit sa part namin na family na, kung okay yung mama ko dyan sa inyo, 10 years o 11 years na siya nagsisipi. Tapos ito lang yung favor ko sa inyo, pipakausap mo ako sa mama ko kasi gusto ko siya kunin. Kasi mama ko siya, kahit oo galit ako sa kanya, pero mama ko rin siya. Ayun, masakit lang sa part ko na, yung parang mas magkarapatan kayo kaysa sa amin na pamilya. Yung parang ganun po. Ayun, thankful ako kasi at last, at the second attempt ko, nakuha ko na talaga mama ko po. Yung po, salamat. Bali po, ito po yung conversation ng anak ko dun sa Evelyn. Last year pa po nila na conversation to. Ang sabi po dito ng anak ko, gusto ko na po sana makabalik sa Eastern Samar. Matagal ko na po sana gustong bumalik kasi di pa po ako
nakapagdesisyon na maiwan yung magulang at mga kapatid ko. Kasi sabi nyo, 3 months lang ako dito. Akala ko po, makakabalik po ako agad. Hindi po pala. Kaya hanggang ngayon, di ko po maiwasan na hindi po sila maalala. Sige na po ate, sabi ko. Pauwiin nyo na po ako ate, hindi na po ako mawawala sa paggawa ng kalooban ng Ama through the Son. Ang nais ko lang po sana mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama nyo po, makasama po yung magulang at mga kapatid ko at ipinapangako ko po na ko po sana dakilang through the Son na babalik po ako ng kusa at hindi po na pilit sa pilitan sa pamamagitan po ng malaking pag-ibig ng Ama at pagbabalik po ako makasama po pati mga magulang at kapatid ko po ate. Ayoko po maiwan ate. Gusto ko rin po sana makasama ang anak hanggang sa katapusan na hindi po man lang yayari kasi hindi po kasi ako nakapagdesisyon ayoko po maiwan ate. Gusto ko rin po sana makasama ang anak hanggang sa katapusan. Na hindi po mangyayari. Hindi po ako nakapag-desisyon na iwan po sila dahil bigla at biglaan po yung nangyari. Kaya sana po ate, pauwiin nyo na po ako. Sige na po ate, para sa pagbalik ko po, magawa ko po ng maayos ang gawain ng Ama through the Son. Isabay nyo po ako sa pag-uwi po, nyo po sa summer ate. Sige na po ate. Nasa Davao ako, sabi ni Lawrence. Ay, sabi po ni Ma'am Evelyn, nasa Davao kami, Lawrence, PTF. Nais ko po sana, sabi ni Lot ng anak ko, nais ko po sana mag-out home ate. Pero hindi na naman ako mawawala ate. Magsisimba pa rin po sana ako. Magiging active. Sabi po nung Evelyn, pahingi ng number, Lorenzo, kasi busy kasi kami, tatawagan na lang sana kita, PTF. Sabi po nung anak ko, nung September 5, 2023, patago lang po ako na nag-o-online, te, para lang po na makausap po kayo. Masabi po yung site ko po. Sana payagan niyo po ako ate. Di po ako makakabigay ng number. Tapos sabi niya po dito, pasend na lang po kay Kuya Alan ate, PYPF. Tapos ito pa po yung ito po ate number, baka hindi po ako ang makausap. Makasagot ng pagtumawag ka.
Mamayang gabi po ate, baka pwede ka po makatawag or ngayon na lang po ate. Sabi ng anak. Last year po nila ng conversation. Any question? Yes, Ma'am Ruth. Good afternoon po. I'm Ruth Palo ng News 4 and the Manila Times. I'd like to ask si General Marville or General Torres, may we know the update, the progress right now of the ongoing search for Pastor Kiboloy? Tama-tama po, no, natanong nyo. No? Sabi ko, tuloy-tuloy po natin. No? And sa new development, kala natin yung inaabot po natin yung si Fugitive Kiboloy at yung four others. Eh, ito na panibagong kaso na naman sa kanila. Kaya nga sabi ko, we need to check. Baka mas marami po mga taong exploited doon o na-traffic. Kaya nga po, sabi ko po doon kay General Torre, let's make sure na yung mga tao doon, they are being taken against their will. Baka may mga na, kumbaga, exploited or traffic involved doon sa human trafficking. These people, yung kagaya ng ito doon sa anak niya, ito po ang sinasabi natin, involvement in human trafficking. It's against the will of the son na kinuha po ng 17 years old. And I believe he was the, deceit. Kasi pinangakuan siya na pag-aaralin siya, hindi naman siya pinag-aaral. At sabi nga, nagulat po ka, sabi po ng nanay niya, gusto na pala niya umuwi. At hindi siya binibigyan ng pagkakataon umuwi. At we are just so lucky na nagsabay po sila nag-report sa same police station, kaya po namin natulungan. So baka may mga tao pa na nandun sa loob ng KOJC, no? Yung mga bata doon, baka tingnan nyo po mga anak nyo. Baka nandun po na ayaw nilang na gusto nilang umalis doon sa loob ng compound, natatakot lang sila. It's time for you. Check nyo po. Kaya po yung sabi ko kay General Torre, kausapin yung mga bata doon, baka dyan sa against the will, ang sabi po ni General Torre, kasi hindi po ako nakapasok sa loob, may mga bata po doon, hindi ko, I don't know, mga ages, kaya nga, we are talking with the SWD for them to check yung mga bata. Hindi, yan eh, pagka bata yan, it's a different kind of story. So, marami po kami na unearth po ngayon. Not only that, we're serving quarants, na sinasabi natin, but because of this, we need to move forward. Baka may mga kaso pa na pwede namin i-file against these people. Not only yung child abuse or human trafficking, but ito sa new cases for human trafficking. And sabi po ng isa dati dito, ng babae natin dito, yung nanay niya, ang ginagamit niya pagbebenta po ng pagkain sa labas. Ito po yung ginagamit sa kanila, na you work for them, then you work. Pagka may kita ka, you donate to dun sa KOJC. That's the claim po ng anak. So ito po yung tinitignan natin. Thank you, Jen. What about kay General Torres? Sir, since tayo po ano bang nangyari ngayon doon, sir? Continuous pa yung search natin kay Pastor, gamit yung heartbeat, gamit yung mga radar natin, and meron pa mga sleeping dogs. Ano development doon, sir? We have already started the close examination and search of the buildings na kahapon ay tinignan namin by priority muna. So, kahapon, niska namin lahat, tinignan namin ang mga estruktura, ang layout, and everything. And then, we made an assessment kung saan pwedeng gumalaw. Kaya, kasi nga, sa aming initial assessment nung pagpasok namin, may binigay ang aming informante. And when we looked at it, ay nakaalis dun sa lugar na yun. At ngayon, ay tinignan namin hide and seek in those buildings, in the property. So, tuloy-tuloy tayo ngayon. So, does it mean, General, na manatili yung forces natin? And yes, hindi pa ho kami tapos dahil medyo mabagal ang paggamit ng ground penetrating radars and nagpapositive naman ang mga ground penetrating radars ngayon. May nakikita na kaming mga hindi mo ma-identify kung titingnan mo lang using the naked eye. So, nakikita namin, it's just a matter of time before we unearth everything here and actually see who are the people inside. Kasi nakikita lang natin yung mga nasa labas lang. Hindi pa natin nakikita yung mga tao nasa loob na hindi lumalabas. Yes.
Good afternoon. Atong General Torres, sir, yesterday you are very certain that Pastor Apollo Quiboloy is still on the compound. Kagabi po, medyo shaken because according to your informant na aalis po, tatakas po siya. Ano na po yung status? Andyan pa rin po ba siya sa compound? We are more confident now. Sir, meron po kong lumalabas din ng mga news na meron daw po kayong bubungkalin. Totoo po ba yun, sir, within the compound? Hindi naman bubungkalin. Hahanapin namin ang entrance. Alam na namin kung nasaan yung may mga areas na underground. Ang entrance na lang. It's matter of time, matter of time. Last, sir. Meron din pong lumabas na papatayin daw po yung ilaw within the compound? Wala namang ganun. Di, wala rin kaming... Ang hirap din naman gumalaw ng puro madilim. Sa itim kong to, di lalo hindi ako nakita. So, it's not true, General. Hindi ho, hindi ho pwede. Hindi namin gagawin. Sir, you said it's just a matter of time about the arrest of Yes. So, sir, until when are you going to continue the operation? Mga... Since ako na po yung chief NPD, I just want to be clear. Because sir, itong guidance po natin, we have to follow human rights. Hindi po kami puapayag po yung sinasabi nyo na puputulin yung kuryente, puputulin po yung mga tubig. No, we follow human rights. Yun po yung guidance po natin. Then, with regard po dun sa location po ng town na to, as long as hindi po namin nasiserve yung wakan, that's a wakan sa parets, and we are certain nandun po yung tao, then we have legal na pwede po kaming tumagal doon. Especially right now that we unearth more cases ng illegal human trafficking against these people, eh di lalo pag makapatong-patong ang kaso nila. A number of lawyers groups are already complaining that our presence, our prolonged presence in the establishment now. Against the law. Ang sabi po natin, it's depende po yan, no? Ang inaano po natin is warrant sa pares. As long hindi naman po kami nakakaabala sa kanila at wala naman po kaming binaviolate na human rights sa mga tao nandun sa loob, hindi po namin pinagbabawalan sila. At sinasabi lang namin, right now, we are unearthing more cases, especially nakita po natin. Baka mas marami po tayo makakita ang kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Sir, ano yung measure of... Good afternoon, Sir Antonio Colina of Mindan News. Sir, ano po yung measure of reasonable time para i-effect po yung warrants of arrest against Quiboloy? Because the KOJC members and as well as the IBP group of Davao City, they're saying na para nag-overtime na po ang stay ninyo within the compound. Ano po yung measure of reasonable? What is reasonable po? Ang yung wala kasing ganun na term na reasonable time, no? Ang sasabi na, you are serving the warrants. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin, as sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. Remember, they have already prepared for it and we just came here yesterday. So mahirap po talaga, pinaghandaan talaga kami. That's what happened to us. If you look around, nahihirapan po kami. And one of our people na injured last time, kasi talagang they put barbed wire, quarantine wire. If you want to check, kung talaga wala silang tinatakot, di dapat hindi na pinuno ng maraming barricades dyan. No, that's what sinasabi mo. It's tawag doon, it's a religious house. Why put so many barricades? Why put so many quarantine wire? Ano ba tinatago nyo dyan? You come up and let us look if you want to check. Kasi sinasabi nyo, religious na ano eh. Tama ba maglalagay ng religious, maraming patungsok? That's merely impossible. And kung religious eh, you can open the gates and enter. Legal po to. We are legal, legal orders po to. It's coming from our court na non-bailable offenses. Kaya po nandito kami, nandito lang po kami just to implement ang batas po natin. Batas po ng Pilipinas to. Hindi po to batas ng Philippine National Police. And this same way, na hinahanap po yung court sa amin.
is this na-implement o hindi? Kasi paulit-ulit rin naman eh. Tomorrow, pag hindi namin ano, we need to save it again. Hindi namin makita to. Bukas, i-save lang namin to ulit. Ang sinasabi na, we are so sure, nandun po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo kay Bloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Sir, sabi po ng legal counsel ni Kibuloy na dapat daw yung police authorities before kayo mag-effect ng break-in rule, dapat daw may personal knowledge kayo that Kibuloy is inside the KOGC. And what you have now is just suspicion lang daw? No, that's not true. Meron po kami. Hindi po suspicion. Meron po kaming ano doon. Meron po kami mga tao na nagsasabi po na nandun po siya. It so happened that they are already prepared. Kaya nga sila naglagay ng barbed wire eh. Diba? Kasi kung wala naman doon tao, ba't ka maglalagyan ng masyadong maraming barricades? Diba? And you look, you know, tell us before and after na we implemented yung unang serving of warrant sa Pares. And you check na talagang punong-puno yung pinuno nila ng barricades. For Sir Josel Badilla po of Inquirer, kay General Torre po, can you tell us kung gano'n nakalawak yung na-search? Kasi last time, di ba, you mentioned one-fourth of the area lang sa 33 hectares. Dun sa 2 days na operation na po. Sinasabi ko yung estimated fear, estimated task done. Kasi maraming, may phases ang task eh. Kahapon, general survey ng buong area. After na mag-negative kami doon sa tatlong area na sinasabi ng mas probable, tinignan namin. Kaya, nag-general survey kami at inalam namin at in-assess namin ang probabilities kung saan pumunta after na umalis doon sa area na kung saan itinuro siya na nandun. So, ngayong araw na to, nagsimula na kami sa isang area. Doon na nga sa JMC. Okay, so sa JMC, nakikita na natin doon yung andun na eh. Makikita natin in the next few hours maybe. We'll have a concrete results already on this search because we are very confident with the results of the ground penetrating radar at ang hinahanap na lang namin is yung pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. So, based din ito sa informants, nagtutugma ito sa mga sinasabi ng mga informants natin. Ka challenging yung paghagilap dun sa mga hinahanap natin, knowing that there's also efforts from the members na ipanawagan din na umalis kayo dun sa area. Dati picture is worth 1,000 words, videos is worth 1,000 words now. So, tingnan nyo sa channel nila kung gaano kahirap ang sa mga videos na pinupost mismo nila, doon yung makita kung gano'ng kahirap ang aming sinusuong para lamang magawa yung aming gustong gawin na search. So, that will answer your questions most probably. Opo. Sir, doon sa una nating pakay is to arrest Pastor Kibuloy and his co-accused, but right now you are presenting also some additional cases. No? Anong next level nito? Dahil ang hinahawakan, I believe ang hinahawakan po natin as our warrant. Answer, no? Hindi naman po namin talagang gusto na mangyari at may mag-report. It so happened nandito po sila na humihingi sila ng tulong. Yun po talaga, ang ano namin sarili to serve ng warrant sa Pares. But what happened right now is another case against these people. Not only yung pastor natin, si Fugitive Kibuloy, but yung organization itself. Ano ba talaga meron doon sa kanila? And these people are complaining. Yun po yung katotohanan. Let us now have the last 2 questions na lang. Okay na po, follow up last. Sir, last na lang po. Senator Bato de la Rosa said he will be parang conducting a Senate hearing on this. Willing ba ang PNP also to present its side and also part of the presentation po ba ay yung mga na-rescue?
Yes, tunay po to. We are willing to face an investigation. Wala po kami tinatago. Sinasabi lang natin, we are just doing yung police work. This really to serve yung warrants of arrest sa mga tao. These people, ano to eh, non-bailable offenses. That's our non-bailable offenses. In the case against this beauty Kibuloy, is illegal human trafficking. And this is an example of illegal human trafficking. Hindi po inimbestigan sa Senado. Nandito po sila, in person. Yung manggulang po ang nagko-complain mismo. Okay, so yes. I guess that's already a good evidence na nangyayari at nangyayari yan. Okay, last question from Grace. Good afternoon, sir. Grace Aron of Mindanao Times. Sir, can you clarify po yung ginagamit natin na equipment para mahanap po si Pastor? And are we also using that to other wanted persons? The ground penetrating, di ba? The ground penetrating radar is used in various for various purposes. Ang pinaka-primary talaga niyan, kaya binili yan for rescue. Kasi pag nagulap sa isang structure, hindi mo na malaman kung saan may probable na may buhay. So, ang GPR kasi nagde-detect yan ng heartbeat at saka ng movement plus heat signature. So, sa ngayon, nakita namin, alam na po, nakita niyo, basa ko yung cellphone ko. Malaki na ang chances ngayon, nakikita na namin. Pastor Kibuloy will have the sense to surrender na lang kasi it's just a matter of time. Pahirapan pa niya ang sarili niya sa pagtatago dyan sa bunker niya. May bunkers na kami nakita at ito na ay makikita na namin. Sir, first time ko ba itong magamit kay Pastor? Maraming, para sa wanted, hindi naman eh. Actually, may mga areas na maraming application nga. It can penetrate walls. It can count people behind the wall. So, just use your imagination kung saan pwedeng gamitin. How much po yan? How much po? It's no idea eh. Sir, just a follow-up on the Alex bunker. How big is the facility? We're releasing this for the pastor to have a second thoughts, third thoughts, and thinking deeply, consider seriously yung pag-surrender para matapos na ito. It's just a matter of time. Kami na lang, please let us remain as is, classified muna ang details ito. Last question. Is he the only one inside the facility, sir? Classified na po muna. Classified na po muna. Basta sa amin dito is matter of time. Matter of time. Sir, you were talking about the MC, the school. Basta nasa loob ng facility kay OJC compound. JMC among them. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen.